Sa araw na to, ang pag-uusapan po natin ay yung paggawa po ng hagdan sa bahay at yung mga pamahiin natin, yung mga paniniwala o sa English pa ay superstitious belief. Itong si oro, plata, mata. So, unahin natin tong oro. Ang oro po, ang ibig sabihin po nito ay gold. So, ang kahulugan nito, kapag huminto sa oro ang iyong pagbilang, sure na may maganda kang buhay. So, ang ibig pong sabihin nun, so, kasaganahan. Sabihin mo lang, salamat, Shabby! Gago! Sa plata naman, ang ibig po sabihin nito ay pilak. So, hindi man kasaganahan o hindi man marangya ang buhay, hindi naman sila nakakaranas ng tagutom dahil okay din naman ang kanilang pamumuhay, ano. So, simply man ay may kakayahang umangat. So, may pag-asa pa rin umangat. Maari kasi siyang magtagumpay sa mga negosyo o sa pagninegosyo. So, dito naman tayo itong mata. So, ang mata po, ang ibig pong sabihin nito ay dead po, patay, o kaya kamalasan. Okay, o kaya sa English, itong tinatawag na curse o jinx. Kung ang pagbibilang naman natin ng hagdan ay nag-uumpisa sa, ay nagtatapos sa mata, nakakakilabot po yun. Kahit kasi wala kang kasama sa bahay, mga Pinoy, mga Christian, yung Friday the 13th. Okay? So,